Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And magandang hapon po sa lahat ng mga viewers ko at saka mga subscriber. Narito na naman po ako para mag-update tungkol po sa ano ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano po na makapag-start po kayo ng radiation therapy. Kasi po, mahirap po kasi magpa-schedule. Kaya ang iba, hindi po nila alam kung ano ang gagawin para po ma-schedule po sila and ano yung mga kailangan dalhin. Pero kung kayo po ay, let's say, sa akin po kasi ha, kasi 101 po sa oncologist po ako. So, sa room 101 po ako. Sa mga ano po yon, sa mga may problema po sa mga matres, endometrial, tumor, mga bukol sa matres, mga ano po, mga may problema sa ano, sa ovary, doon po ako. So ako po, hindi po ako nahirapan humingi ng appointment sa radiation onco po, kasi ang nag-refer po sa akin is yung doctor ko po sa ano, sa oncologist ko po sa 101. So ang ginawa, bali binigyan ako ng schedule, in-schedule ako doon. So kayo po, pwede po kayong humingi ng schedule. Halimbawa po sa PGX po, meron po tayong online na ano, pwede po kayong humingi. Let's say, or yung doctor niyo po, halimbawa sa labas po kayo, hindi po kayo sa PGX, hindi pa para sa radiation therapy na makalibre po kayo, doon na lang po kayo humingi ng referral sa doctor niyo. And then pagdating doon, ang kailangan niyo lang pong dalhin is lahat-lahat po ng mga result niyo, like yung x-ray, CT scan, transvaginal, kailangan po yon sa laboratory. Kailangan po yun kasi pag ano nyo doon, interviewin po kayo ng oncologist na para sa radiation. Radiation on po ang tawag nyo. So, pagdating doon po, ipapaliwanag po yan sa inyo ng doktor kung ano yung mga nangyayari na dapat nyo. Ayun, kasi minsan po kaya sa akin nung nandun ako, is talaga pong mahaba ang pila. Kaya nirefer po ako na doon na lang po sa Manila doctor, kasi kailangan po, siyempre tapos na po yung chemotherapy ko. So magkasunod po kasi yan, kasi kailangan yung ano ng chemo. Kadalasan nga minsan may ano ako na nagkakasabay. So yung sa akin po, nauna yung chemo bago po yung radiation. Kaya ang nangyari po, pumunta po ako ng Manila doctor, nag-ano ako doon. Pero bago po ako nakapag-start doon, kasi nakiusap kasi ako sa doctor, sabi ko, Dok, baka po pwede na kahit na by March na lang po. Kasi dito po kasi ako nasanay sa PGS. Kasi syempre, sa PGS ako inoperahan. And then, doon ako nag-chemo. So parang sanay na po ako doon. So kahit sa mga parking, sa mga ano, sanay na po ako doon. Kaya nakiusap ako na kung pwede kahit na by March kung maiano niya ako. Kaya laking tuwa ko po nung bago po ako nakapag CT simulation sa ano, sa Manila doctor, is tinawagan po ako ng doctor ko sa onco na pinapapunta ako na kailangan 7 o'clock ng Tuesday, kailangan nandun ako kasi mag-CT simulation po ako. Yun po yung pangalawang ano po ng preparation po for ano, radiotherapy po. Radiation therapy. So, yun po yung pangalawang gagawin sa inyo. Yun po yung CT simulation. Kasi doon po, bali, for planning po kasi yun, papag-anuhan nila na maano ka, kailangan pumasok ka doon sa may yung parang may malaking bilog na umiikot yun. Kasi po, titingnan po nila kung saang part po yung nandoon pa yung may mga bukol, may mga tumor. So, pag-aaralan po yan ng mga oncologist na radiation oncologist po ang tawag sa kanila. So, papag-aralan nila yun. Kaya, doon po, iaano po kayo, higa kayo,
And then, hindi kayo pwedeng gumalaw. Tapos, aanuhan po nila, i-CT scan po nila, parang may x-ray na tinitingnan po doon, nakikita kung saan pa yung part na ano. And then, gagawan po kasi nila yun ng planning. And then, titingnan din po nila kung paano nila hahatiin na, kasi everyday po yun eh. At saka yung dosage ng ano na ibibigay, nakakayanin lang po ng katawan mo. So, yun po yung pangalawang ano na kailangan para po sa radiation therapy.